So yun, oh, what's up mga kagamot, welcome back nga pala dito sa ating channel. Once again, kung bago ka nga lang pala dito sa ating channel, ako nga pala si Aring sa... Ako nga pala si Aring Sune, at kung hindi ka mo nakasubscribe, please subscribe to my channel. So yun mga kagamot, salamat nga pala sa panonood at sa mga patuloy na pag-share at sa patuloy na pag-suporta. So yun, keep watching lang tayo guys. So yun, ang content nga pala natin ngayon is kanina nakita ko kasi yung rabbit. So ang dami ko na naman dadaan. So nakita ko yung rabbit natin na gagawin natin breeder is nagkakaroon na siya ng punggo. So yung buti nakita natin kanina. So kaya kailangan dapat talaga maging observant tayo dun sa mga ginagawa natin. Hindi lang basta puro pakain o basta masabing nag-aalaga lang tayo. So, tingnan pa rin natin sila. So, yung bukas, pakikita ko sa inyo yung mga, yung isang rabbit natin. So, tuturukan natin siya ng ivermectin. So, yung kasi yung kalimitang ginagamit nila. So, gagawin din natin. So, yun. Pakikita ko sa iyo at ituturo ko sa inyo kung paano mag, ang tamang pagtuturok dun sa rabbit. So, hindi tayo magtuturok ng baboy, hindi tayo magtuturok ng kambing, hindi tayo magtuturok ng aso. So, ang tuturukan natin, rabbit. So, ayun, namagahan niyo bukas, ha? Asahan ko yan, ha? 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 Marami akong guta! So, yun, oh, what's up, mga kagamot? So, nandito na nga pala tayo sa ating rabbit tree. So, ayan, ha? Ayan na yung ating mga rabbit. So, ayusin ko lang yung, ano, ayusin ko lang yung camera. Pakita ko sa inyo. So, ayan na yung ating mga rabbit, no? Ayan, nakakulong na. Pero, wala pa siyang pang ibabaw. Kaya, inililipat pa rin natin siya dito. So, ayan. Ito nga pala yung ating rabbit na may punggos. Ayan, kung makikita nyo yung tenga niya, lalapit natin. So, kung makikita nyo, ayan na, oh. Nags, yan na yung sign ng pagkakaroon niya ng punggos. So, makikita nyo din dito sa mukha niya. Ayan, oh. Nagkakaroon na sa mata. So, yun talaga yung number one na nagkakaroon ng punggos sa kanila. Yung parting mukha. So, yun, mabilis naman yung makita na meron na silang ganun. So, yun, gagamutin nga pala natin sila. Ah, siya. So, ano mga kakamot, ito nga pala yung binili natin na gamot. So, wala nga pala tayong nabiling injectable. Gawat nagkakaubusan din. So, bumili tayo ng ivermectin na tablet. So, dudurugin lang natin to at ipapainom dun sa ating rabbit na may punggos. So, yun lang. Same treatment ulit tayo, no? Hindi muna natin siya paiinumin ng tubig o na kahit ano para mas mainom niya yung gamot na ma-absorb ng katawan niya. So, yan. May pakita ko sa inyo kung paano natin gagawin. So, ito na yung gamot. Dudurugin lang natin. Yan. Tapos, ilagyan na natin ng tubig. So, yun, para mas ma-absorb ng ating ano, ng ating may sakit. So, ito na. Ilalagay na natin 'to para makainom siya. Ilagay natin ng konting tubig. So, mamaya-maya lang, iinom na yan kasi nga hindi natin siya nilagyan ng tubig. So, ayan, malalaki na sila. Ito yung huli nating kinuha. Yan. Ayan, no? Iinom na siya. Ice na! Yan, ganun lang ang gawin nyo. Kailangan natin na huwag muna siyang painumin bago tayo mag-apply ng gamot.
para mas much better na mas mainom niya. So yan yung iba nating mga rabbit. Ayan, oh, makita niyo ang lalaki na nila. So yan, natalon kasi sila kaya hindi natin pamalagay dyan ng permanente. Inililipat uli natin sila. Pinakita ko lang sa inyo. So ito yung ating mga back. Ayan, yan yung ating back. Nakakatalon kasi sila eh. Tapos babalik na lang natin sila mamaya. So ayun na mga kakamot, nakita niyo na, nakita niyo na umiinom talaga siya. So ayun, bago tayo magbigay ng treatment na gamot sa kanila is kailangan natin 'wag muna painumin kung puro direct to water tayo, no. So 'yun lang, sana gumaling din siya agad. So bukas papainumin uli natin siya ng ivermectin yung kalahati uli. So 'yun, hanggang mamaya na 'yan. Sana maging successful yung paggagamot natin sa kanya. Kasi pag hindi, mahahawa yung iba nating mga rabbit. So ayun, ganun lang kasimple yung ating paggagamot, no? So ito nga pala, pakikita ko nga pala sa inyo yung mga tinanim natin nung nakaraan. So ayun na, yan na nga pala mga kakamot yung ating tinanim na napier. Nagdadaho na. Tapos ito yung mga tinanim natin na mulberry. So ayun, may bumili nga pala sa atin ng isa. So dadalhin natin mamaya. So hindi ko na pakikita sa inyo. So tsaka ito yung tinanim natin mga Madre de Agua. Yung iba namamatay, hindi ko alam kung bakit. Siguro nayayakya ka ng manok. So ito pa yung kasoy. Ayan. Ito, napilian na natin yung kasoy natin, no? So ayan, ito for deliver na yan. Yung mga seedlings na yan. So hinihintay na lang natin yung kung kailan ng signal na pagdadalhan. Oh, mga kakamot. Oh, ito kasi meron tayong mga bisita. So ako pala yung bisita. Ayan, nanganganak kasi yung aso nila, no? Ay, ang ingay ni Tita Shoninga. Ah, na-iri. So ayan, oh. First baby, anak ni Kuya, yung aso natin si Israel. So, yun, no? So, maya-maya, titingnan natin kung ano yung susunod ditong papi. A few moments later. Ayan, lalabas na yan. Maya-maya, na-irin na yan. So, yun, no? Tapos na yung anak, si Cookie. So, tatlong puppy. So, one male, two female. So, ano, bukas na lang uli. 24 hours later. So, yun, no, mga kakamot. Nakita nyo na nga kung paano tayo maggamot ng rabbit. So, ganun lang kasimple. Basta kung mag-a-apply tayo direct to water, make sure wag muna natin siyang painumin. Tapos, ilagay natin yung gamot dun sa tubig. Tapos, nakita nyo naman, ininom niya. So mas mabilis yung paggagamot sa kanya, di ba? Kasi wala tayong nabili ng injectable na ivermectin kasi nagkakaubusan. So powder na, tablet na lang yung binili natin. So yun nga pala, salamat muli sa panonood. Muli, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka sa channel natin. So Arisune. Tapos kung mahilig ka nga pala sa agri o sa agriculture, just subscribe Jim Lebrando and Agribukid. Yan si Rojem. Shoutout sa inyo mga kaibigan. So kung mahilig pa rin kayo sa mga motor, ayan, naandyan si Motoko at naandyan si Balagan Moto. So yun, kasi hindi pa sila makapagano ngayon, makapag-upload siguro, i-check nyo na lang yung mga ano nila, yung mga YouTube channel nila. So supportahan nyo kami guys. Guys na naman, ano, supportahan nyo kami mga kakamot. So ayun, no, nakakatakot naman yung orasan namin, yung luma eh. So yun nga pala, kung gusto nyo nga palang maging update dun sa mga pinopost natin about dun sa FB, meron nga pala akong FB page na ilalagay ko dyan sa description yung pangalan ng page natin, Animalia. So ayan siya. So pero ilalagay ko din yan sa description. So ayun, salamat ulit. Peace out. Ay, teka, kulang.
So muli guys, salamat ulit sa panonood. Ako nga pala si Arsuni. Like, comment, and share. And don't forget to subscribe. Peace out.